washing stool na nabalik ang ngiti ba? Oo nga na. Yo, what's up mga kadututero? Isa na namang panibagong tattoo vlog, no? Ngayong araw na to, meron tayong panibagong kliyente. No, kung natatandaan nyo, no, nung mga nakaraang tattoo vlog ko, meron akong tinato na mandala tattoo ex lotus. So, merong nagpagawa uli ng ganong klase, pero medyo may iba dun sa design niya. May pinasa sa aking design, pero medyo alam niyo naman pag nagtatato ako, no, gumagawa ako ng mga tato, tas yung ibang pinapasa sa akin ng mga kliyente, ginagawan ko ng sarili kong customize kahit paano para hindi naman parehas na parehas dun sa pagagayahan namin na binigay niya, kasi nakatato na kasi sa balat yun. Ngayon ang ginawa ko, nag-customize ako kahit paano, pero ang ginawa ko kasi depende kasi sa kliyente. Meron din kasing mga kliyente na kung ano lang talaga yung design na gusto nila, yun lang talaga. Pero mapapayo ko lang doon sa mga kliyente, no, ng mga nagpapatato, na may mga nakikita kang design sa mga Google, lalo na yung mga na doon sa mga nakalagay na sa balat. Mas okay na ang ginagawa nyo, no, para to sa mga kliyente rin, no, at para na rin sa mga tattoo artist. Unahin natin doon sa mga kliyente. Mas okay na ino-customize o medyo binabago talaga yung design. Pwede nyo naman pag-usapan, no? Pwede nyo may konting babaguhin doon para hindi naman parehas na parehas doon mismo sa design na napili nyo. Doon naman sa tattoo artist, ayun nga, gumawa kayo ng sariling kahit paano, baguhin nyo rin. Maghanap kayo ng design na pwede nyong pagsama-samahin. Example ko sa inyo yung ginagawa ko. Sample natin, kunyari may nakita ang design ng kliyente natin araw, tapos maghanap kayo ng araw na hindi ka parehas dun sa design na pinasa ng kliyente nyo dun sa nakatatuna. Mag-customize kayo ng ganun, no? At pagsamahin nyo lang yung design niya, tapos yung naiisip mo na ideya, para makabuo kayo ng medyo original din kahit paano, no? Hindi yung nakatato na siya tapos itatato niyo ulit ng ganun na ganun. Ayun yung maibibigay ko na ideya sa inyo, lalo na dun sa mga kliyente. Mas okay na kino-customize talaga yung mga tattoo design niyo, hindi yung itatato niya lang ulit ng ganun na ganun. Para kasi ang mangyayari niya, parang may couple tattoo kayo. So ayun, mamaya makikita niyo yung tattoo design na ginawa ko sa kliyente ko, no. Medyo kino-customize namin, pero andun pa rin yung design niya, no, pinagsama ko lang yung idea ko rin para hindi ganun na ganun dun sa pinakita niyang design. So, hintayin na natin kasi on the way na sila dito. Balik na lang tayo mga kadudutero. What's up mga kadudutero? Nandito po ang chicks. Ayun ka, umana ba? Mga kasama din si Toy. Ito po si Glay. Glay sa De Castro. Artista. Artista yun na. Okay na yan. Ano nga so, what's up mga kadudutero? Andito na yung ating kliyente na si Ma'am July ba? Ma'am July. So, ito yung design na sinasabi ko sa inyo mga kadudutero. Ito yung kinustomize ko na design. So, papakita ko sa inyo yung pinasa niyang design. So, makikita niyo na lang dyan sa screen, lalabas na lang yan dyan. Siyempre, may magic yan eh. So, ito na yung customized na design na ginawa ko para sa kanya. At ito, medyo malaki-laki tong design na to. Tulad dun sa vlog ko nung nakaraan sa type na ano, malaki rin. At ito, medyo madetalye pero sa tingin ko naman, kakayanin naman to ni Ma'am July. Kaya? Kaya. First time niya ng gantong kalaking design. So yung part pala dito sa bandang ano, sa hack mo na to, may ilalagay pa kaming design dito na bulaklak para masunod pa rin yung sa pinasa niyang design. Medyo binago lang namin para kahit paano magkaroon siya ng sariling original na design. Hindi yung parehas-parehas dun sa binigay niyang design. So balik na lang tayo mamaya. Tapos ko na palang stencil to, ididikit na lang natin sa kanya. Tapos ipiprihan ko yung ibang part na lalagyan ng bulaklak. Yung sa taas, kumain ko ka. Tayo ko na lang dito makara. Mamamasama ako. Saan na natin naman? Makita yung mga natin dito. Straight lang, ma'am. Panting na lang daw, baring yung short.
Kaya kinukuha natin yung ano, yung pinakasaktong lagay nito. Kasi hindi basta-basta yung paglalagay rin ito, kailangan tama. Ganda mo, umayos kasi. Kaya nga, sinasama mo pa ako. At saka, hawid na hawid ako. Galing ako sa paglalaba. Kaya nga, pinahalis kita eh. Ginusto mo yan eh. Mo hindi ka naman kinakabahan eh. Parang pag-ibig ah. Ano, may aircon na kaya dito ng kinalap pa ako gusto. Straight lang. Kaya straight lang yung normal na. Ayan. Tapos ano yung masagang ilang. Pwede na? Pwede na! Okay na yun, okay na! Pero mga kadututero, yung part dito, ito yung sinasabi ko sa inyo na pipirihan natin yung andun mismo sa design niya para masunod pa rin yung design ni Mami.